Kapag dumating na ang tamang panahon, hindi mo na pwedeng talikuran ang tadhana mong biglang darating sa buhay mo. Tadhanang di mo inaakala, subalit magbibigay sa'yo ng hinahangad mong tunay na pag-ibig sa tamang panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alo, may nangyari kagabi. Siguradong papagalitan ako ni tatay. Ang ingay kasi ni Nelson. Naku, paano kapag nagtanong si tatay? Isang gabing di ko talaga makakalimutan. Ganun pala yun. Enjoy naman. Kawawa naman si Nelson. Kaya ito, maaga pa lang, bumangon na ako. Tapos nagluto na ako kaagad ng pagkain na babaonin ni tatay sa bukid. At si Nelson, ayun, tulog pa sa kwarto. Nasa lapag siya kasi naman, naputol yung isang paa ng papag ko. Yari talaga ako kay tatay. Paano magpapaliwanag? Kaya ito, paglabas ni tatay sa kwarto niya, tahimik lang ako. Basta, nakahanda na yung mga pagkain sa lamesa at nakahanda na din ang babaunin niya. Basta tahimik lang ako, kaya naman ito. Nang kumakain na si tatay, nakaupo lang din ako sa may lamesa. Tahimik lang ako, si tatay naman, ewan ko ba. Di ako makatingin sa kanya. Kinakabahan kasi ako. Anak, ay okay ka lang? Wika ni tatay. Oo tay, okay lang ako. Bakit mo natanong? Wika ako naman. Kinakabahan talaga ako ngayong umaga. Ay, mabuti naman at okay ka lang. Pero kagabi pala, ano yung naririnig ko? Parang may nakakalampagan. Tapos parang may malakas na kalampag akong narinig, anak. Wika ni tatay. Ay, kasi tatay, nagbunong braso kami ni Nelson. Kaya may maingay. Tapos yung papag ko pala, naputo lang paa. Wika ako. Oh. Eh, nagbunong braso lang naman kayo ah. Eh, bakit naputo lang pa ah? Wika ulit ni tatay. Na para bang punong-puno ng pagdududa. Tatay. Eh, kasi ganito, doon kami natulog sa papag. Magkatabi kami. Kaso marupok na pala yung paa. Ayun. Di kinaya. Bumagsak. Wika ako. Anak. Eh, papunta ka palang, pabalik na ako. Sige na, alis na ako. Tsaka, ikaw na ang gumawa ng paa ng papag mo. Malaki ka na at kaya mo na yan. Wika ni tatay, kaya ito, pagkaalis ni tatay, nataranta talaga ako. Alam ni tatay ang nangyari. Ang ingay kasi ni Nelson eh. Pero, aayusin ko na lang yung paa ng papag mamaya. Kaya ito, inasikaso ko na muna yung bahay. Naglinis ako tapos binuksan ko ang tindahan ko ng saging. Napapangiti na lang talaga ako kapag naalala ko nangyari kagabi. Masaya palang gawin ng ganun. Kaya ito, matapos kong maayos ang tindahan, pumalik ako sa bahay para tingnan si Nelson. At aba, tulog na tulog pa din siya. Ang himbing ng tulog. Napagod ata ng sobra.
naka-anim ata kami kagabi. Siguro kung di nasira yung papag, baka makawalo kami. Grabe talaga. Kaya naman, bago pa magising si Nelson, eto, naligo na ako. Tapos, tumambay muna ako sa may tindahan. Ang daming nabili ng saging eh. Swerte ata ang araw na to. Madami kasing benta. At aba, si Nelson gising na. Nakita ko siya, ayun, nasa may labas ng bahay, nagkakape na siya. Di lang ako makalapit kaagad, kasi naman may nabili pa ng saging. At ayan, si Nelson. Siya na ang lumapit sa akin, dito sa tindahan. Nakangiti lang ako. Si Nelson naman, di ako pinapansin. Good morning. Wika ako. Kaso, di sumagot si Nelson. Nasa tabi ko lang siya. Nakaupo habang may hawak na kape sa tasa. Yung kapag daw, ayusin natin. Wika ako. Bumili lang tayo ng bago. Duman na kasi yung papag mo. Wika ni Nelson. Hello? Ikaw kasi, masyado kang ano kagabi. Wika ako. Kalimutan mo na yun. Di na mauulit yun. Wika ni Nelson. Okay, edi hindi. Pero Nelson, okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Tanong ko. Meron eh. Pero kaya ko. Wika ni Nelson. Nag-aalala tuloy ako. Gusto mo, bili kita ng gamot. Wika ako naman. Kagi, okay lang ako. At saka, kagabi pala. Salamat, nag-enjoy ako. Pero, pakiusap ko lang sa'yo. Sana huwag mong ipagsabi kahit kanino. Wika ni Nelson. Oo naman. Secret lang natin yun. Wika ako. At dahil di ko maiwan ang tindahan ko dito sa harapan, aba si Nelson. Dinala na yung pagkain dito. At eto, sa tindahan na kami kumain. Masaya lang talaga ako sa sandaling to. Sabay kami kumakain eh. Akala ko may magbabago pero buti na lang at walang nagbago kay Nelson. Sa paglipas sa mga oras, tinutulungan pa niya ako magtinda. Madami ang mga nagtatanong kung sino siya. Sabi ko na lang, pinsan ko. At bago pa sumapit ang gabi, naalala ko na naman ang papag. Kaya ito, maaga pa lang inagsara na ako ng tindahan ng saging. Tapos ito, inilabas ko ang papag ko. Marupok na talaga. May anay pa nga eh. Kaya kahit siguro ayusin eh. Naku, hindi nakakayanin. Pablo, okay pa ba yan? Parang isang sakay na lang eh. Magigiba na kaagad yan. Wika ni Nelson. O nga eh. Baka isang round pa lang eh. Magiba na. Wika ako naman. Uy, walang ganun. Grabe ka. At saka, uuwi na ako mamaya. Nag-chat na kasi si Ferdy. Magkita daw kami kasi gusto niya daw ako makausap. Wika ni Nelson. Parang biglang sumakit yung dibdib ko dahil sa sinabi ni Nelson. Ewan ko ba pero sobrang sakit. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Tapos parang gusto ko siyang pigilan na umalis mamaya. Parang gusto ko na dito lang siya sa tabi ko. Ano bang gagawin ko para di umalis si Nelson? May paraan ba para manatili na lang siya dito? Pablo, salamat ha. Napasaya mo ako. Huwag kang mag-alala. Dodoblihin ko ang bayad sa'yo. At saka,
baka huling pagkikita na din natin ito. Sana itago mo na lang ang lahat ng nangyari. At sana walang makaalam. At sana maging masaya ka na din. Sana mahanap mo na din ang taong magpapasaya sa'yo. Wika ni Nelson.